Irashai, welcome to my channel, Gulturas Linda. Ayan na, akin ay tumitira, mga kumiterang nega, tigilan nyo na. Gusto ko... Irashai, welcome to my channel, Gulturas Linda. Ayan, long time no sila tayong mag-vlogs. Meron lang ko isi-share sa inyo, mga kalinda. Ayan. Finally, nakuha ko na yung form ko sa LGU kahapon. So, hindi ko siya may pakita kasi nandiyan ang buong-buong address ko. Ayan. Private kasi kaya pinakpan ko na lang siya. Ayan. Ito, nakuha ko na yung LGU. So, meron lang akong ano, konting share. Ang 6 days, simula nung dumating ako dito na February 20, nag-quarantine ako sa hotel ng 6 days. So, pagkatapos ko na 6 days ng swab test, umuwi na ako sa probinsya. So, pagdating sa probinsya, kumuha nga ako na sa barangay ito, certificate na umuwi na ako, doon ako mag-stay sa Laguna, sa province ko. So, pagdating doon, sa barangay, itinransfer ako sa health center. So, ang sabi sa akin doon ay, bukod ang quarantine na 6 days sa hotel at bukod ang 14 days na quarantine sa barangay, sa province. So, ayan, kahapon naman ay tapos na yung aking 14 days na quarantine sa barangay sa LGU. So, ayan na nga, nakakuha na tayo ng certificate. So, kakailanganin natin itong certificate from LGU kasi magsuswab test ulit tayo bago bumalik ng Japan. So, before mag-fly tayo, 3 days daw ang allowance pag sa pag-swab test. So kailangan natin din magpa-schedule din tayo. So ngayon naman ang finally yung nilakad ko din kahapon kasi sobrang haggard ang inyong kalinda kahapon pag kuha ko nitong LGU. So pwede na tayong yun lumabas. So hinabol ko na yung sa passport ng anak ko. So, finally, nakuha ko rin po. Thank you, Lord, talaga. Hindi mo ko pinapabayaan. Ayan. Nakuha ko na rin po. Ayan. Nagawa na ng bagong passport ng aking anak. Ayan. Ito yung luma ng aking anak. Takpan lang natin yung mga privacy kasi hindi naman na pwedeng ipakita yun eh. Ayan. Yan, ito na baby pa siya. Yan. Before baby pa siya and after na yung face na niya ngayon. Ayan. Ayan na siya ngayon, 'di ba? Very different na yung face ng anak ko, 'di ba? Eh pero cute pa katulad ko. Wow. Upa, ayan. Katulad pa rin ni Mama, maganda ayan. So thank you Lord at nakakuha na ako ng bagong passport ng anak ko. So tinatakan na nila 'to na valid na yung yung passport ng anak ko na luma. Ayan. Ang problem ko na lang ngayon ay sa immigration. Sana naman hindi ganun talaga kalaki ang bayaran ko sa immigration sa penalty ng anak ko dahil overstay na si Himika. Kasi naman last year uwi nga tayo ng Pilipinas, hindi tayo nakauwi dahil nag-ban ang Pilipinas na bawal ang travel. So kaya hindi ako nakasama sa anak, nakasama yung schedule ko sa pag-uwi sa Pilipinas na hindi naka-fly. Yun. Kaya na-overstay ang anak ko na dapat ay last year nasa ang anak ko nasa Japan na. Kasi doon nga dapat siya magka-graduate ng kinder. So, hindi rin naman siya nakagraduate ng kinder din dito dahil inabot na din nga ng pandemic. Wala na din klase. So, both ay hindi nakagraduate ang anak ko ng kinder sa Japan at hindi nakagraduate ng kinder dito sa Pilipinas. Pero, continuous pa rin naman sa ang kanyang pasok sa school dito sa sa Pilipinas. Nag-online class ang aking anak. So, wala namang problema pagdating doon. Ang problem ko na lang, pagbalik namin sa sa Japan, so, ikinuha ko siya na schedule ng panghapon sa online class niya. Kasi, alam niyo naman ang oras ng natin, ang pasok ng elementary at ang out ng elementary sa atin sa Japan, di ba, alas 2. So,
para nagkaroon ako ng AIDA, ng jikan, ng oras na para meron naman konting preparing ang anak ko bago siya mag online class dito sa ano sa school niya sa Habana. I hope makaya natin 'to, malabasan natin 'to. Then I hope din na pag gusto mag-vacation ulit ang anak ko dito sa Pilipinas, hindi na siya hindi siya mahirapang makapasok dito sa Pilipinas. Kasi kahit na sabihin niyo Pilipina siya, pero ang passport niya ay Japanese. Yung kasi ang different eh. Yung passport niya ay Japanese siya eh. Hindi siya basta-basta pwedeng makalabas-pasok sa ating bansa kahit na sabihin niyo Pilipina siya. Ayun, yun tayo. Ayun mga kalinda, so ngayon mag-iintay na, may iniintay lang ako na importante ding bagay, kaya nandito lang din ako sa Manila. Pakituloy muna din ako dito sa condo ng bayaw ko na si Kano. Kaya dito lang tayo nag-ano. Stay muna kasi may inaantay talaga ako, importante rin. Para paglakad-lakad ko rin na papunta sa immigration o sa iba pang merong isa pa ako nilalakad, at least na andito na, malapit na, hindi na ganun kagastos tayo sa ating sa ating mga lakad-lakad. Ayan, alam niyo naman, di ba, puro out ang money natin, wala nag-i-in, kaya puro out talaga, kaya dapat natin tayo mag-ganun talaga. Ayan, mga kalinda, sana po, mag-subscribe po kayo sa akin, please like and share and subscribe. Para po pag pagdating ko naman po ng Japan ay magpapa-free giveaway pa rin naman po ako. Twice a month yan mga kalinda. I hope na madagdagan tayo. At saka, i-views nyo naman po sana yung aking mga ginagawang vlogs, yung aking mga ginagawang effort. Yun lang po mga kalinda. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Sana mabigyan nyo naman ng pansin ang ating munting vlogs. At saka, ano rin pala ha, i-sinoshokay ko sa inyo ang aking sana i-follow niyo rin po ako sa aking TikTok. Ayan, sa TikTok ko po sana i-showcase niyo, i-follow niyo rin po ako. Gardenia Linda naman doon. Pero Gorduras Linda lalabas din siya. Ayan. Sana i-follow niyo po ako. Sana naman i-follow niyo ako mga kalinda. Ayan. Yun lang naman ang wish ko rin talaga mag-goal ko yung yung mga anong tawag doon? Ano ba yan? Nakalimutan ko lang. Basta, yun yung mga goal ko sa buhay. At isa din yung kasama kayo sa aking goal sa buhay na makatulong ako sa inyo. Kumbaga kasi ngayon talagang medyo nagigipit ang inyo, Lola, kasi alam niyo na, ang ating kalakaran dito ngayon ay puro labas ang ating pera, wala man lamang income. Hindi ka tulad na nasa Japan ako, at least kahit paano, nakakapagtrabaho ako. Ayan. Ayan lang. Namung problema man ang inyo, kalinda, pero hindi pa rin ako namamaya. Tumaba pa nga yata ako. Kaya isip, ayan. Ganun ako pagka namung problema. Medyo, lalo akong tumataba. Pag namung problema, nag-isip ako. Ewan ko, parang baliktad sa akin eh. Hindi ako namamaya eh. Pagka namung problema ako. Hindi ka tulad na iba pag namung problema sila, pumapayat sila. Ayan. Pero maano naman yan, pagdating ko naman ng Japan eh, papasok ako sa gym. Magbe before and after tayo. Ayan, kailangan mamayat tayo para naman sinasabihin ako ng anak ko, mama, payat na ako, bakit ikaw hindi pa? Okay lang, hindi ako payat, basta pretty ang mama. Wala na ko kontra, kahit na mataba tayo, pretty ang mama. Ayan, yan lang aking mga ang share ko sa inyo, mga kalinda. Ay, haba, i-follow nyo rin po ako sa TikTok ko, ha? Sa TikTok challenge, ano tawag doon? TikTok account ko, ayan. Cordura Linda or Gardenia Linda. Alam nyo naman ang Gardenia, di ba? Ang Gardenia, pataba yun. So, ginawa ko lang ng Gorduras. Kasi ang, di ba sinasabi ko sa inyo, ang Gorduras ay fat, ang Linda ay maganda. Sa salitang Brazil ay, sa Portuguese ay, Gorduras ay mataba. Ang Linda ay maganda. Gorduras Linda. O, di ba? Ayan. Bye. Ayan. Wala na tayong exercise, kaya ang ating bewang ay medyo
maano na, parang kinakalawang na, hindi na tayo nakakapagsayaw-sayaw eh. Bihira tayo makapagsayaw. Ayan, kaya medyo kabatsing-tsing talaga ang inyong lola ngayon. Ayan, nagawa ako, nag-model ako ng aking mga ano, mga swimsuit. Ay, nakakaya. Ang dami kong excess. Ang labasan ng mga excess ko. Bumili ako ng patanga na ano na swimsuit. Isos, ginoo. Lumabas dito ang aking excess. Pati yun dito, lumalabas yung mga excess ko. Ayan. Talagang mga tapos, mga talagang, ano, pakabala na lang ng mukha. Yan na lang tayo. Bakit carry ko, di ba? Malay nga someday, makakuha din ako model ng ano, Forever 21 at saka ng Vans. Ayan. Yun ang aking, ano, yun ang aking nabiling brand ng aking mga swimsuit. Ayan. Akala ko gaganda ako dun eh. Kaya lang. Malaki nga yung ating bundok kararat eh. Huwag na lang, imagining nyo na lang. Ayan mga kalinda. Ay, kapatapos ko na lahat ng aking iniisip na problema. At gusto ko na rin makabalik ng Japan. Para naman makita ko yung aking dalawang malaki na doon. Yung aking dalawang anak na malaki. At saka ang aking asawa. So, I wish ko talaga ay makauwi ako bago man lamang mag-graduation ng aking anak sa March 19. I wish talaga, yun talagang wini-wish ko kay God sa ating Ama sa Langit na makabalik ako ng Japan before mag-graduation ng aking anak na pangalawa. Ayan. I hope madinig ako ng Panginoon kasi kahit nawala ako sa ano, hindi ako maka-attend sa graduation ng aking anak, basta yung present ko na andun lang sa ano, sa tabi niya na andun ako sa Japan, yung present ko na andun ako. Kasi nung kinder siya, pumunta lang ako sa school niya nung graduation niya, pero ang matindi yung asawa ko. Kasi nahirapan na ako nung walang magkasya sa akin na ano na wala akong isuot na damit ko nun na suit. Tsaka panggabi ako nun, may trabaho ako. Then nung siya yung mag-open naman ng class, umatinda man ako. Nung dati na yun, ginagawa yung kanilang, ano ba yun? Ano tawag doon sa ano yun? Kominkang? Basta yung may ginagawa yung kanilang pinagdadausan ng graduation nila. So, nag-picture taking sila. At dati nun, umuulan din. Nag-picture taking sila. Hindi ko alam kung saan room. So, hindi ako nakasama sa picture taking. Sana man lang nakasama ako doon. Kasi doon sa panganay ko, talagang supportive na supportive ako. Parang nagigilty ako kasi sa anak ko, hindi malamang ako nakaka-attend ng full sa kanyang graduation. That time, no siya i-kinder, nag-graduate siya, ay hindi ako talagang antok-nantok ang lola dahil ako ay night shift noong that time na yon. Hindi naman lumatid nga ako ng graduation niya, ng opening class niya ng grade 1, eh, kasi guwan ng yung opening niya ng ano niya, eh, opening din dito sa pasok ng sa hoikin nitong bunso ko ni Himika, eh magkatabi lang naman. So, nag-rotate ako kung saan ako pupunta. So, eh, nung pupunta ko doon, tapos na yung ano, yung nagpipicture taking sila, hindi ko alam kung saan room. So, edi, ano, nag-intend na lang ako sa room niya. Kasi nga, dalawa nga yung inaasikaso ko. Yung pangalawa kong anak at saka itong bunso ko. Kasi sabay sila. Kaya, hirap na hirap ang inyong lola. Ayan. Sana po supportahan niyo po ako mga kalinda sa aking ginagawang mga vlogs. Sana kahit pa paano mapatawa ko kayo. May comedy, may kung ano, et cetera, ang aking mga ginagawa sa buhay. Sana magustuhan niyo po at lumago pa ang ating, ano, ang ating YouTube channel. Sa tulong niyo po sa ng aking mga loyal followers po. Ayan, hindi ko kayo mabati kasi yung aking listahan ay naiwan ko sa Japan. Tapos, yung aking sinulat na mga i-greetings ko ng mga birthday, eh naiwan ko sa Laguna. Parang wala ako sa mood noon that time na nag-greet ako ng mga naging birthday ng mga followers ko. Hindi ko siya natapos. Basta may gumugulo sa akin noon that time na yun eh. Kaya hindi ko siya na i-upload. So, aayaan ako siya. Gusto ko ba din yung delete? Kaya lang, hindi ko tanda yung mga pangalan. Hindi ko tanda yung mga pangalan na ibang babanggitin ko sa aking
isa-shoutout ng mga nag-birthday na followers ko. Ayan. So, sana po maunawahan niyo po akong mga kalinda. At I hope supportahan niyo po ako sa aking ginagawang vlogs na ito. God bless all sa lahat po. At saka matapos na po nawa ang pandemic na ito na ating crisis sa ating buong mundo. Ayan po mga kalinda, hanggang dito na lang po ang aking munting hanash. Sayonara! Bye-bye! Arigato sa Japanese. Salamat po sa Tagalog. Sayonara sa Japanese. Paalam po sa Arigato sa Japanese. Salamat po sa Tagalog. Sayonara sa Japanese. Paalam po sa Tagalog.